Our dear friends from the media, you have been covering us for a long, long time, and part of our success are attributable to the way you have fairly covered us even before the start of the campaign period. At ang tanging kadahilanan lamang kung bakit nagpaunlak si President-elect Bongbong Marcos nang panayam kaninang umaga sa Net25, SMNI at GMA7, sapagkat ito yung commitment na ibinigay ng aming media team nung kampanya dito sa tatlong network na agad nang nagpasabi na kung sakasakali hong mananalo si then candidate Bongbong Marcos, maaari ho ba kaming mapagbigyan ng one-on-one interview. And if you may have noticed, we did not do it ng one-on-one. We want to be fair at pinagsabay-sabay na natin yung tatlong networks na nagpahayag noon pa man ng kanilang interest na magkaroon ng one-on-one na interview kung sakasakaling papalarin at mananalo si then candidate and now president-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. It doesn't mean we intend or have intended to exclude anyone, no. In fact, I'd like to thank all of you for having covered us. And incidentally, this will be my last briefing as the spokesperson of President-elect Bongbong Marcos. As you have known by now, I am now the Executive Secretary-designate of President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr.